Mount Novel Story. Supreme Cultivation Secret by Mu Feng Lai. Kabanata 29 hanggang 31. Kabanata 29. Tapat na ang pamimilit para mapahiya ang libu-libong mandirigma. Itinaas ni Zhang Yao ang kanyang ulo at tumingin sa mga manunood na may nanunuya na mga mata, na parabang nakatingin siya sa isang grupo ng mga langgam. Nang makamit ang layunin ni Li Wei, binawi ni Zhang Yao ang kanyang pamimilit, ikinulong si Lu Chen, at pinigilan silang lahat. Gusto niyang gumamit ng pamimilit para durugin ang kalooban ni Lu Chen, at pagkatapos ay pinahirapan at pinatay si Lu Chen, at gagawa siya ng pabor kay Zhou Ruozu. Takatunayan, naiinis na siya kay Lu Chen. Sabay siyang lunoon, talagang tumanggi si Lu Chen sa kanyang suporta, talagang walang alam sa pambabala. Higit pa rito, hanggat namatay si Lu Chen, ang Warner na iyon ay pag-aari niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, sumimangot si Zhang Yao. Si Lu Chen ay nakatayo roon ng mahinahon, na parang ayos lang siya, na parang hindi siya apektado ng kanyang pamimilit. Tingnan mo, si Lu Chen ay walang kahihiyan, at mayroon siyang malakas na kakayahan na makayanan ang pressure. Nasa ikalawang antas din ako ng True Yuan Realm. Bakit napakahirap para sa akin na tiisin ang pamimilit ng iba, ngunit hindi tumutugon si Lu Chen? Totoong mas mabuti ang mga tao kaysa sa mga patay na tao. Si Lu Chen ay talagang isang halimaw ng martial arts. Dati siya ang numero unong henyo sa Shuangmu City, at ngayon, siya rin. May tunog ng paghanga. Ang saloobin ng libu-libong mandirigma kay Lu Chen ay matagal nang nagbago, at ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay mula sa Shuangmu City, mas nakakapangilabot si Lu Chen. Ang Alchemy King ay ang Alchemy King, na may pambihirang kapangyarihan ng kaluluwa at walang takot sa pamimilit. Bulong ni Chen Yuan Liang sa kanyang sarili, labis na hinahangaan si Lu Chen. Dahil lang sa hindi nakikita ng iba ang paraan ni Lu Chen, hindi ibig sabihin na hindi niya ito nakikita. Bilang isang danshiyo, napakasensitibo niya sa kapangyarihan ng kaluluwa, at naramdaman niya kaagad ang pagbabago bago ng kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ni Lu Chen. Malakas ang soul power ni Lu Chen, at para itong pinaglalaroan ang pamimilit ni Zhang Yao, ngunit nanginginig niyang dinadala ito, ito ang puwang. Siyempre, hindi niya pinag-aralan kung bakit mababa ang kaharian ni Lu Chen at mataas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang sikreto, ang paghahanap ng sikreto ng ibang tao ay kawalan ng respeto. Bilang isang alchemist, hindi siya nang ahas na baliwalain ang isang Alchemy King. Maging ang tatlong matanda ay nagulat. Si Zhang Yao ay isang master ng Spirit Transformation Realm, at ang pamimilit ay napakalakas. Kung magkoconcentrate siya sa isang tao, kahit na siya ay nasa ikasyam na antas ng totoong Yuan Realm, makaramdam siya ng matinding pressure, ngunit si Lu Chen. Sobra ang taong ito. Ito ay masama. Nakakatuwa kong kayanin. Ngumiti si Zhang Yao, binuksan ang pilak na pamaypay, at sinabing mapanlate, ako ay isang malaking kaharian na mas mataas kaysa sa iyo, ikaw ay hindi naiiba sa isang langgam sa aking paningin, at hindi ako nag-abala na barilin ka, pinapatay mo ang iyong sarili, kahit papaano, mag-iwan ng buong katawan. I'm sorry, but I don't have the habit of kill myself, so I'll leave it to you. Tahimik na tugon ni Lu Chen, ang pagtingin kay Zhang Yao ay parang tumitingin sa isang tanga. Patayin ang iyong sarili. Ako ba ay tulad ng isang taong mahilig magpakamatay? Kung patay ka kung hindi mo papatayin ang iyong sarili, bakit papatayin ang iyong sarili? Hindi ba mas mabuting makipag-away sa iyo? Kahit na hindi mo siya matalo, kailangan mong subukan kung gaano. Kalakas si Zhang Yao. Matapang. Nagdilim ang mukha ni Zhang Yao, iniunat niya ang kanyang kamay, at hinawakan ito mula sa himpapawid, ay dudurog kita hanggang mamatay, naiwan kang walang buto. Isang malaking handprint ang biglang lumabas, na may limang daliri sa hugis ng puwersang nakahawak, at umuungal ang hangin, mahigpit na nakakulong kay Lu Chen. Isa itong dagok mula sa isang master ng Spirit Transformation Realm. Napabuntong hininga ang mga tao sa pinangyarihan at natarante sa loob. Masyadong malakas si Zhang Yao. Ang hangin lang na likha ng grab na ito ay nagpabagal sa mga tao, at halos matamba ang singsing. Paano magiging kalaban niya si Lu Chen? Ang susunod na eksena ay dapat ang ritmo ng pagdurog ni Lu Chen sa isang sarsa ng karne na walang natitirang buto. Ngunit sa oras na ito, seryoso ang ekspresyon ni Lu Chen, ginalaw niya ang daliri niya sa yanyang, at buong lakas niyang itinuro.
Isang fingerprint ang bumaril na may lakas na 130,000 jin, kahit isang ordinaryong mandirigma sa ikasyam na antas ng True Yuan Realm ay maaaring hindi ito mahuli. Ito ang pinakamahusay na shot ni Lu Chen. Boom! Tumama ang fingerprint sa malaking handprint at nagkaroon ng malakas na ingay. Pagkatapos, ang mga fingerprint ay nagkawat aquatic at naglaho sa hangin. Ang Mahamudra ay hindi nasaktan at mabilis na sumulong, sinunggaban si Lu Chen. Boom boom boom! Sa itaas ng langit, sa gitna ng mga ulap, biglang nakausli ang isang higanteng paa. Nahulog ang higanteng paa, natapakan lang ang malaking handprint, at diretsyong naduraj ang malaking handprint. Isang ulap ang nawala, at isang figure ang lumitaw, na lumitaw sa tabi ni Lu Chen sa isang iglap. Ito ay isang matandang nakasuot ng itim na zodiac robe, may manipis na mukha, may bigote, at munggo ang mga mata, at mukhang kawawa. Tila nasunog ang matanda, napaso ang isang malaking piraso ng buhok, at may ilang mga pinaso na butas sa kanyang damit na tao. Ang kanyang imahe ay magulo at siya ay nasa gulo. 10,000 mandirigma ang tumingin sa matandang ito, labis na nabigla. Bumaba mula sa langit at nalampasan ang pag-atake ni Jiang Yao gamit ang isang paa, tiyak na isa siyang hindi maisip na martial arts powerhouse. Nagtatakang tumingin din si Lu Chen sa matanda, hindi pa niya nakilala ang matanda, bakit nagligtas ang matanda? Lalong natakot si Jiang Yao. Tahimik na nagtago ang matanda sa hangin, at biglang sinira ang kanyang opens iba sa pamamagitan ng isang sipa. Ang kanyang cultivation base ay hindi maarap, at hindi niya makita ang kaharian ng matanda. Kung atakihin siya ng matanda, tiyak na mamamatay ito ng walang mapaglilibingan. Natatakot ako na kahit ang Panginoon ay hindi siya mailigtas. Nakilala ni Wu Qiugong, ang elder ng Xianmen, si Sect Master Zhu. Nakilala ni Xia Haifei, ang elder ng Broken Shaman, si Zhu Zhangzhou. Nakilala ni Pan Qingyan, ang elder ng Fei Shaman, si Sect Master Zhu. Sa mga kinatatayuan, sabay-sabay na tumayo ang tatlong matanda at magalang na yumuko sa matanda. Ito, nagulat si Jiang Yao at hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit ang boses ng kanyang Panginoong si Wu Qiugong ay nagmula sa kanyang mga tainga. Ang taong ito ay si Zhu Feichen, ang susray ng Zhuan Chen Bizong, Bilasan Mo at Yumoko. Panipi, agad na natauhan si Jiang Yao, mabilis na nagpatira pa sa lupa, at magalang na sinabi, Jiang Yao, ang tunay na disipulo ng Zion Sect, ay nagbibigay pugay kay Sect Master Zhu. Ang Zhuan Chen Bizong ay isang sangay ng Zhuan Chen Fenzong. Ang Zhuan Chen Fenzong ay isa ring sangay ng Zhuan Chen Daozong. Sa madaling salita, ang Zhuan Chen Bizong ay isang sangay ng Zhuan Chen Daozong. Ang Zhuan Chen Bizong ay isang hindi kapansin-pansing pag-iral kay Zhuan Chen Daozong, ngunit sa Yongming Dynasty, ito ay isang makapangyarihang martial arts sect at maging ang maharlikang pamilya ay kailangang maging magalang. Hindi alintana kung gaano kalakas ang tatlong pangunahing sekta ng martial arts ng Dengzhou, ang mga ito ay isang maliit na papel sa harap ng Zhuan Chen Bizong. Ang susray ni Zhuan Chen Bizong ay nakaupo sa kabisera ng imperial, at ang tatlong matatanda ay maswerte na nakilala siya. Bagamat si Jiang Yao ay isang tunay na disipulo, ngunit hindi sapat ang kanyang katayuan, hindi siya kwalipikadong makilala si Zhu Zhangzhou. Tinulyapan ni Zhu Feichen ang mga stand mula sa gilid ng kanyang mata, at sinabing pat ago, excuse me. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Zhu Feichen, ngumiti, at nagpakilala kay Lu Chen, kumusta, matandang Zhu Feichen, ang kasalukuyang susray ng Zhuan Chen Bizong. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, 10,000 mandirigma sa eksena ang nagulat. Kung ang pagbisita sa tatlong pangunahing sekta ng martial arts ang kanilang panganibik, kung gayon ang Zhuan Chen Bizong ang kanilang banal na lupain. Isang hindi maabot na banal na lupain ng woman. Ngayon, ang susray ng Holy Land na iyon ay lumitaw sa harap nila, paanong hindi sila masasabik? Masyadong natuwa ang maraming tao at sunod-sunod na yumoko. Sa isang whoosh, isang malaking pulutong ang nahulog sa eksena. Nagulat ang tatlong matanda. Ang mataas na ranggo ng sect master na si Zhu na iyon ay kadalasang hindi tumitingin sa kanila, ngunit ngayon, binati niya ang isang hindi kilalang bata, binati siya ng nakangiti, at nagpakilala. Sila ay nagpapasaya sa isa't isa. Gayunpaman, si Jiang Yao ay hindi lamang nagulat, ngunit nanginginig. Si Zhang Zuzu ay isang maalamat na figure ng isang henerasyon, kaya hindi niya kilala si Lu Chen, tama ba? Kung hindi mo siya kilala, paano mo siya makikilala? Isang martial arts legend, isang hindi kilalang pon.
Ang isa ay nakaupo sa kabisera ng imperial, at ang isa ay gamulong sa isang maliit na bayan. Malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa, at walang posibilidad ng intersection. Kung gayon, anong uri ng seremonya ng recruitment ang nilahukan ni Lu Chen? Marahil siya ay dinala sa sekta ng Zuan Chen ni Sect Master Zhu noong unang panahon, at naging kinainggitan na disipulo ni Zuan Chen. Boy Lu Chen, salamat senior sa pagligtas sa akin. Naikuyom ni Lu Chen ang kanyang mga kamao at sumaludo. Ano man ang pakay ng kabilang partido, lagi niya itong iniligtas, na nararapat na igalang. Walang dapat ipag-alala, huwag mong isa puso. Umalaklak si Zhu Feichen, mabait ang kanyang ngiti, at hindi siya umimik, na para bang pagtulong sa kanya ang dapat niyang gawin. Nang marinig ito, nahulog si Jiang Yao sa isang eye cellar, maging ang kanyang mukha ay naging asul. Pagkatapos ng lahat, maaaring dumating si Zhu Zhongzhou para kay Lu Chen. Supreme Cultivation Secret Kabanata 30. Hindi banggitin si Jiang Yao ay nataranta, maging si Wu Qiugong ay nataranta rin. Nakita rin niya na si Zhu Feichen ay dumating para kay Lu Chen, at si Jiang Yao ay maaaring mapatay, at siya ay maaaring madamay. Sa oras na ito, nakaramdam din siya ng hindi maipaliwanag na galit. Si Jiang Yao, isang bastard, hindi ba niya kayang imbestigahan ang background ng kabilang partido bago gumawa ng gulo? May isang hindi kapani-pani walang pag-iral sa likod niya, kaya mo ba? Itinutulak mo ang buong Purple Cloud Gate ng direkta sa fire pit. Katatapos lang ng enrollment ceremony. Hindi ko alam kung nandito si Zhu Zhongzhou, interesado rin ba siyang pumili ng martial arts talents. Nanginginig na tanong ni Wu Qiugong, sinusubukang subukan ang intensyon at saloobin ni Zhu Feichen. Tama, si Zhu Feichen ay bumigkas ng isang salita sa kalmadong paraan, at tumingin kay Lu Chen na may ngiti sa kanyang maliliit na mata, na parang nakatingin sa isang ninuno. A month ago, natutulog siya sa dormitoryo nang bigla siyang kinuha. Siya ay dinala ng daan-daang milyong milya sa pagkataranta, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya ang isang napakalaking tao na hindi siya kwalipikadong makilala, ang superior ng superior, ang dakilang susray ng Zuan Chen Dao Sect. Sa oras na iyon, natakot siya, iniisip na alam ng mga nakatataas ang tungkol sa mga masasamang bagay na ginawa niya, at gusto ni Dazong na siya mismo ang lutesin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi iyon ang nangyari, ngunit hiniling sa kanya ni Dazong na gumawa ng isang bagay ng palihim, na kumuha ng isang piraso ng basurang kahoy sa kanyang Zuan Chen Bizong para sa pagtatanim, upang ang piraso ng basurang kahoy ay maabot ang pamantayan sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ipadala itaas ito. Na-flatter si Zhu Feichen ang personal siyang tinanggap ng Great Sect Master. Naramdaman lang niya na maswerte si San Sheng, at umuusbong ang usok mula sa libingan ng mga ninuno. Ngunit nakaramdam din siya ng kahihiyan, walang problema na tumanggap ng basura, ngunit wala siyang kakayahang hayaang magsanay ang basura. Hayaan din ang kaharian ng walang kwentang kahoy na maabot ang pamantayan para sa pagsusungit, at sa lalong madaling panahon, ito ay napakahirap. Ito ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ngunit gaano man ito kahirap, ang gawaing ito ay kailangang gawin. Pagbalik niya, may gagawin ang nagpadala sa kanya at itinapon siya sa isang kaharian malapit sa Yongming Dynasty. Inabot siya ng maraming araw sa paglalakbay bago niya nahabol ang seremonya ng pagpapatala ng Shuangmu City. Hindi nagtagal, natukoy na rin niya kung sino ang mga basurang kahoy na kukunin. Lu Chen. Pinagmasdan niya si Lu Chen mula sa simula hanggang sa wakas, wala siyang talento at martial arts, walang silbi ngunit hindi walang silbi. Buti na lang at hindi lahat na abolish, may gagawin pa. Ang anak na ito ay ang taong itinalaga ng dakilang susrain, at may malaking kaugnayan sa dakilang susrain, hinding-hindi niya mangangahas na pabayaan kahit kaunti. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ni Sect Master Zhu. Nagmamadaling tanong ni Wu Qiugong. Siyempre si Lu Chen ang nanalo ng unang pwesto sa ring competition. Direktang binanggit ni Zhu Feichen ang tungkol sa mga grado ni Lu Chen. May magagandang dahilan para tanggapin si Lu Chen sa ganitong paraan na mas mabuti kaysa sa pagtanggap ng basura. Nagulat ang lahat at hindi mabilang na mga mandirigma ang nainggit kay Lu Chen ng husto. Zuan Chen Bizong, iyon ay isang banal na lugar para sa paglilinang. Isang lugar kung saan ang mga talento sa martial arts lamang ang kwalipikadong pumunta. Si Zuan Chen Bizong ay lubos na mahigpit na tumatanggap ng mga disipulo, hindi lamang nangangailangan ng mataas na talento, kundi pati na rin ng mataas na antas ng paglilinang, walang tatanggapin. Walang talento si Lu Chen,
At wala rin siyang sapat na kaharian, kaya maaari niyang pasukin ang Xuan Chen Bizong ng ganito, talagang mabuti para sa isang tao sa korte na maging opisyal. Nakikita ng lahat na hindi pangkaraniwan ang ugali ni Zhu Zhongzhou kay Lu Chen. May tao sa likod nitong si Lu Chen. Pinabati kita kay Sect Master Zhu sa pagtanggap sa kanyang disipulo. Ang tatlong matatanda ay napakaraming kaalaman tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari, sabay silang bumati. Gayunpaman, tumingin si Zhu Feichen kay Jiang Yao na may matigas na ekspresyon at pamatay na hangarin sa kanyang mga mata, "Ikaw, tahasang sinisiraan ang mga kandidato para sa seremonya ng pagpasok at gustong patayin sila, ano ang dapat mong gawin?" Hindi interesado si Zhu Feichen na malaman ang mga hinaing sa pagitan nina Jiang Yao at Lu Chen. Alam niya lang na bago dalhin si Lu Chen, kailangan niyang alisin ang lahat ng mga kaaway para kay Lu Chen. Agad na mutla ang mukha ni Jiang Yao, at lahat ng iniisip ay nahihiya. Alam niyang napahamak na siya, at walang magsusumamo para sa kanya, kahit ang kanyang amo. Zhu Zhongzhou, maraming salamat, ngunit ayaw kong ibigay ang aking mga hinaing sa iba. Biglang sinabi ni Lu Chen, kaaway ko, gusto kong magpakamatay. Ambition, gusto ko. Tumawa si Zhu Feichen, at nagbigay ng thumbs up, at pagkatapos ay sinabi, ngunit, ang iyong kaaway ay nasa ikalawang antas ng Spirit Transformation Realm, na isang malaking kaharian na mas mataas kaysa sa iyo. Hindi mo ako maaaring patayin, kaya mas mabuting tulungan kita. Dahil hindi ko ito mapatay ngayon ay hindi ko na ito magagawang patayin sa hinaharap. Umiling si Lu Chen, matalim ang kanyang tingin, bigyan mo ako ng kalahating taon, at tiyak na papatayin ko siya. Ang Kowloon Return to One Art ay isang pinakamataas na kasanayan. Hanggat may sapat na espiritual na enerhiya, naniniwala si Lu Chen na sa loob ng kalahating taon, tiyak na makakalagpas siya sa estado ng pagbabago ng espiritu, at kayang talunin si Jiang Yao upang hindi siya makilala ng kanyang ina. Kalahating taon. I'm afraid not, at least it will take decades. Hindi ito pinaniwalaan ni Zhu Feichen, napakalaki ng pagkakaiba ng kaharian ng dalawa. Higit pa rito, si Lu Chen ay walang talento, at maaaring hindi posible na makapasok sa espiritual na kaharian sa loob ng mga dekada. Oo, oo, sa kalahating taon, tiyak na pagbubutihin ni Kuya Lu ang kanyang pagtatanim at puputulan ako na parang mga damo. Nang makakita ng kislap ng pag-asa, agad na pinalakpakan ni Jiang Yao si Lu Chen, nang hindi man lang banibitawan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kaagad, hinamak ng maraming tao sa eksena si Jiang Yao. Pwede. Nang makita ang matatag na saloobin ni Lu Chen, hindi na iginiit ni Zhu Feichen, ngunit malamig na sinabi kay Wu Qiugong, ang taunang kompetisyon ng woman ay gaganapin sa kabisera pagkatapos ng kalahating taon. Kung wala siya, tatanggalin si Zaiyan man. Mangyaring makatiyak, Zhu Zhongzhou, tiyak na naroon ang kontrabida. Mabilis na ipinangako ni Wu Qiugong na kukunin ni Zhu Feichen ang buong Zaiyanman bilang collateral, at dapat niyang hayaang lumitaw si Jiang Yao sa kalahating taon, kung hindi ay matatapos ang Zaiyanman. Si Jiang Yao ay halos nakatakas sa kamatayan, at nagmamadaling nagpasalamat kay Zhu Feichen. Gayunpaman, walang naniniwala na kaya ni Lu Chen na talunin si Jiang Yao pagkatapos ng kalahating taon. Si Jiang Yao ay isang pangalawang antas na master ng Spirit Transformation Realm, tiyak na hindi isang Chinese cabbage, at sa ibaba ng Spirit Transformation Realm, hindi niya talaga kayang hawakan ang kanyang mga galaw. Maaari bang maging mas malakas si Lu Chen kaysa kay Jiang Yao sa loob ng kalahating taon? Imposible! Kahit gaano kalaki ang isang martial arts genius, imposible! Dihim na natuwa si Jiang Yao. Takabutihang palad, nagpakamatay si Lu Chen, kung hindi, kailangan niyang umamin ngayon. Kalahating taon. Kahit bigyan mo pa si Lu Chen ng 500 taon, hindi mo na maabyutin si Lao Su. Sa oras na iyon, sa kompetisyon ng woman, matatalo pa rin kita. Pagkatapos malutas ang problema ni Jiang Yao, si Zhou He naman. Si Zhou He ay malubhang nasugatan at ang kanyang reputasyon ay nasira. Si Chen Yuanliang ay pupunta sa Dengzhou upang takutin siya. Mahirap para sa kanya na makatagpo sa Shuangmu City. Gayunpaman, hindi siya pababayaan ni Lu Chen, dahil ang kanyang buhay ay banta sa pamilya Lu. Hindi ganoon kadaling patayin ako, Zhou He. Naglabas si Zhou He ng isang piraso ng Jade Talisman at dinurog ito ng malakas. Ang kanyang buong katawan ay nawala ng walang kabuluhan, nag-iwan lamang ng isang mabistang. Pangungusap, ako ay isang miyembro ng Grandmaster ng Dang Dynasty, Zhou.
Ngayon ay hihilingin ko sa Grandmaster na maging Panginoon at ipagiganti ang aking anak. Lu Chen, maghintay ka, kung kailan dadalhin ko ang malakas na tao mula sa tirahan ng Grandmaster, tiyak na dudurugin kita at lilipulin. Busog na ang pamilya Lu. Jade Talisman, maswerte ka. Malamig na sumengot si Zhu Feichen, at pagkatapos ay sinabi kay Lu Chen ng walang pag-aalinlangan, kakamustahin ko si Tai Shi Zhou mamaya, para panatilihing ligtas ang iyong pamilya Lu. Salamat, Sect Master Zhu. Mabilis na nagpasalamat sa kanya si Lu Chen, at agad na binitawan ang malaking bato sa kanyang puso. Sumama ka sa akin, samahan mo si Zhuan Chen Bizong mula ngayon, at maging disipulo ni Zhuan Chen. Sabi ni Zhu Feichen na may ngiti ulit sa mukha. Tech Master Zhu, kung tama ang pagkakaalala ko, sa kasalukuyang lakas ko, hindi ko pa rin matugunan ang mga kinakailangan para sa Zhuan Chen Bizong na mag-recruit ng mga disipulo. Umunat ang noon ni Lu Chen at sinabing, gumagawa ako ng exception para umamin. Mabilis na sabi ni Zhu Feichen. Pero ayokong minamaliit ako ng mga kaklase ko. Sana ma-admit ako sa Zhuan Chen Bizong in the future. Sinabi ni Lu Chen na may paghingi ng tawad sa mukha, I'm sorry, Zhu Zhangzhou, hindi ako makakasama sa iyo ngayon. Kung ganoon sino ang kasama mo? Nagulat si Zhu Feichen, tinanggihan ni Lu Chen ang Zhiyan Sect, maging si Zhuan Chen Bizong, adik ba ito sa pagtanggi? Ang Zhuan Chen Bizong ay isang orthodox na sekta, at ito ang banal na lugar para sa paglilinang ng Yongming Dynasty. Kung ayaw mo ng ganito, ano pa ang gusto mo? Supreme Cultivation Secret, Kabanata 31. Gusto kong pumasok sa Woman sa Dengzhou upang maglagay ng matatag na pundasyon, at pagkatapos ay kukunin ko ang Zhuan Chen Bizong sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, napaisip si Zhu Feichen. Si Lu Chen ay kabilang sa dakilang suzerain, si Zhu Feichen ay wala man lang oras para humingi ng pabor, gaano siya kalakas na sumalungat sa kagustuhan ni Lu Chen. Bukod dito, ayaw lang ni Lu Chen na sumali sa Zhuan Chen Bizong ngayon, ngunit maaari siyang sumali sa hinaharap, at siya ay magiging disipulo ni Zhuan Chen sa huli. Ang puntong ito ay hindi sumalungat sa orihinal na intensyon ng dakilang suzerain. Ang tatlong martial arts sect sa Dengzhou ay kaanib sa Zhuan Chen Bizong. Kahit sa ang martial arts sect na puntahan ni Lu Chen, lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Naniniwala ako na walang magiging malalaking problema. Nagkataon na maaari niyang samantalahin ang panahong ito para makakuha ng mas maraming kayamanan mula sa langit at lupa. Kahit na walang silbi si Lu Chen, maraming mapagkukunan ang itatambak, at ang kaharian ni Lu Chen ay maaaring itambak. Walang problema, gusto mo bang pumunta sa woman na iyon? Tumanggong si Zhu Feichen, nakangiti pa rin at nagtatanong na parang simoy ng tagsibol. Pehehegate, matapos mag-isip sandali, gumawa si Lu ng isang pagpipilian. Siguradong hindi pupunta ang Zhiyan Sect, hindi bagay sa kanya ang ibang martial arts sects. Kaya lang mas bagay ang Fei Shaman para kay Warner. Sa katunayan, tinanggihan ni Lu Chen si Zhu Feichen at nagpumilit na pumunta sa Dengzhou Woman, natural na may isa pang dahilan. Noon, nang umalis ang kanyang ama na si Lu Zhengru sa pamilyang Lu, inakala ng iba na siya ay magpapatuloy sa mahabang paglalakbay upang magsanay, ngunit si Lu Chen lamang ang nakakaalam na ang kanyang ama ay hindi nagsasanay, ngunit nagpunta sa Dodgy Mountain upang makahanap ng isang napakahalagang piraso ng impormasyon. Lumipas ang 5 taon at walang balita tungkol sa kanyang ama at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. Hahanapin ni Lu Chen ang kanyang ama. Ang Dodgy Mountain ay matatagpuan sa Dengzhou at ito ang lugar kung saan nagsasanay ang tatlong pangunahing martial arts. Kailangang sumali ni Lu Chen sa isang martial arts sect para madali siyang makapasok sa Dodgy Mountain. Welcome sa Fei Shaman. Masayang ngumiti si Pan Qingyan, napakasaya. Noong nakaraan, ang mga seremonya ng pangangalap ay sinundan ng mga Zhiyanman at ang Shashaman, at ang mga estudyanteng inamin ay hindi ang pinakamahusay. Ngayon, sa wakas ay ipinagmamalaki ang mga kandidatong tumanggap ng pinakamakapangyarihang kandidato. Pupunta rin ako sa Fei Shaman. Mabilis na sabi ni Warner. Papasok, si Pan Qingyan ay labis na nagulat at labis na natuwa. Gayunpaman, ang mga mukha ni na Wu Qiugong at Sha Haifei ay sobrang pangit. Elder Pan, may gusto akong irekomende sa iyo. Alam ni Lu Chen na bukod sa Zhiyan Sect, ang iba pang dalawang martial arts sects ay mayroong 3 admission spot, at gusto niyang lumaban para sa huling pwesto sa Feihe Sect para sa isang tao. Pwede, si Pan Qingyan ay nalubog pa rin sa pinanibig. Zhang Chengbin,
Nasa ikalawang antas ng Truyuan Realm. Itinuro ni Lu Chen ang isang binata sa karamihan na agad na nagdulot ng kaguluhan. Si Zhang Chengbin ay talagang kilala sa Shuangmu City, ngunit medyo matanda na siya at lumampas na siya sa edad ng pagsali sa Woman. Tatanggapin kaya siya ni Fei Xiamen. Sumulyap si Pan Qingyan kay Zhang Chengbin at agad na sumang-ayon, "Amin." Ito ay isang katotohanan na si Zhang Chengbin ay hindi kwalipikado, ngunit ito ay nakasalalay sa kung sino ang nagrekomenda nito. Natakot siya na hindi siya papayag, kaya tumalikod si Lu Chen at dinala si Warner sa Shashaman, nakakatakot iyon. Si Xia Haifei ay isang lalaking hindi makakauna ng walang tubo. Upang makakuha ng mabubuting alagad, naglakas loob siyang sumang-ayon sa anumang bagay. "Salamat Kuya Lu." Lubos ang pasasalamat ni Zhang Chengbin, hindi niya pinangarap na magkakaroon siya ng isang araw upang makasama sa Woman. 10,000 mandirigma sa pinangyarihan ang nakatitig kay Zhang Chengbin, puno ng selos. Walang makakaintindi kung bakit inirerekomenda ni Lu Chen si Zhang Chengbin sa halip na magrekomenda ng iba. Mayroong maraming mga tao na mas mahusay kaysa kay Zhang Chengbin. "Walang anuman." Bumiti si Lu Chen, at sa wakas ay ibinalik ang pabor kay Zhang Chengbin. Sa Baixiang Tower noong araw na iyon, ipinagtanggol ni Zhang Chengbin ang huling pass at nakatabla kay Lu Chen na maaaring pumihil kay Lu Chen na makapasa sa pass. Gayunpaman, si Zhang Chengbin ay mabait at inisip na mas mataas ang kaharian niya kaysa kay Lu Chen, at ang isang draw ay nangangahulugan ng pagkatalo, kaya hinayaan niyang makapasa si Lu Chen. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Lu Chen na isaisip ang bagay na ito at magbayad ngayon. Pagkalipas ng kalahating taon, hinihintay ka ng matanda na sumali sa kompetisyon ng Woman. Nang makitang halos tapos na ang bagay, aalis na sana si Zhu Feichen, kung may hindi mo kayang lutisin, maaari mong sabihin sa matanda. Huminga ng malalim si Lu Chen, ang maringgal na Zhuan Chen Bizong Susrain, ang pagkakaroon ng panig ng Wizen, ngunit malamang na may dahilan para matulungan siya ng masigasig. Ang dahilan naman, wala siyang maisip na dahilan, at hindi na siya nag-abalang pag-aralan ito. Sa madaling salita, alam niya na si Zhu Feichen ay walang masamang intensyon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang kakaibang bagay at gusto niyang tanungin si Zhu Feichen. "Tech Master Zhu, may isang bagay pa akong hindi naiintindihan, at gusto kong itanong ito ng buong tapang." "Matapang na tanong. Sino ang may lakas ng loob na sunugin ang buhok ni Tech Master Zhu at ang damit ng Daoist?" "Well," nalagutan ng hininga si Zhu Feichen, napakamot sa kanyang noo, medyo napahiya. "Sino pa? Ikaw pala boy. Ang Marshall V na iyon na hindi kilalang Rango ay nag-evolve at nabuo sa Talent Stone, at isang apoy na dragon ang bumaril sa langit ng biglaan, tumama sa pinagtatagwa ng matanda, at nagulat ang matanda." Matapos ang seremonya ng pagpapatala, si Lu Chen at ang iba pa ay kailangang makarating sa Fei Xiamen sa oras sa loob ng 10 araw. Ang pamilya Lu ay nagdaos ng isang engranding piging sa loob ng 3 magkakasunod na araw upang batiin si Lu Chen. Inayos din ni Lu Chen ang mga gawain ng pamilya Lu, ipinagkatiwala ang elder na kumilos bilang pinuno ng pamilya, at pagkatapos ay ipinasa ang posisyon ng Young Master sa apo ng elder, si Lu Shaoqi. "Kung wala rito ang padre de pamilya, hindi maaaring lumiban ang Young Master, kung hindi, walang pagkakaisa ang pamilya Lu." Likas na tapat at maaasahan si Lu Shaoqi, ngunit ang kanyang talento ay pangkaraniwan, at mahirap na maging mahusay sa martial arts. Bago umalis si Lu Chen, binigyan niya si Lu Shaoqi ng regalo ng kapalaran, na itinuring na kabayaran sa kabutihan ng dakilang elder. Ang isang kasanayan at isang kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi kumpletong mataas na grado na misteryosong grado, at pareho silang may magandang halaga. Hanggat si Lu Shaoqi ay nagsusumikap, siya ang magiging pinakamalakas sa Shuangmu City sa hinaharap, at ito ay higit pa sa sapat na pangunahan ang pamilyang Lu sa kaluwalhatian. Ang pamilya Lu ay nagpaalam sa pamilya Lu, at sumakay palabas ng lungsod kasama si Warner, umalis sa lugar kung saan sila lumaki. Paglabas na paglabas niya sa gate ng lungsod, nakita niya si Zhang Chengbin na mag-isa, at matagal na siyang naghihintay. Lubos ang pasasalamat ni Zhang Chengbin kay Lu Chen. Habang nasa daan, inalagaan niyang mabuti si Lu Chen at nagmamadaling gumawa ng anumang trabaho na nagpahiya kay Lu Chen. Si Zhang Chengbin ay higit sa 10 taon na mas matanda kay Lu Chen, at madalas siyang naglalakbay sa buong mundo. Siya ay may malawak na hanay ng kaalaman at maraming nalalaman tungkol sa Dengzhou. At gusto lang malaman ni Lu Chen ang puwersa ng lahat ng partido sa Dengzhou, gayon din ang sitwasyon ng Dodgy Mountain.
Walang masyadong alam si Zhang Chengbin tungkol sa Dodgy Mountain na siyang lugar ng pagsasanay para sa tatlong pangunahing sekta ng martial arts. Tungkol sa kapangyarihan sa Dengzhou, maraming alam si Zhang Chengbin at walang katapusang ipinaliwanag ito kay Lu Chen. Mayroong limang pangunahing puwersa sa Dengzhou, ang Governor's Mansion, ang Great Alchemy Pavilion, at ang tatlong pangunahing martial arts sects. Ang iba pang malalaking pamilya ay hindi makakasama sa mesa. Kabilang sa mga ito, ang mansion ng gobernador ng estado ang namamahala sa mga karaniwang gawain, at ang Great Pill Hall ang namamahala sa elixir. Ang dalawang puwersang ito ay may magandang ugnayan sa tatlong pangunahing sekta ng martial arts, at walang gaanong salungatan ng interes. Gayunpaman, may mga salungatan ng interes sa pagitan ng tatlong pangunahing martial arts, at ang sitwasyon ay naging apoy at tubig. Kung hindi dahil sa pagsugpo kay Zhuan Chenbizong, matagal na sana nilang pinagsama ang isa't isa. Sa tatlong sekta ng martial arts, ang sekta ng Zayan ang pinakamalakas, na sinusundan ng sekta ng Shaoxia, at ang sekta ng Feihe ang pinakamahina. Kahit na ang pinakamahinang sekta ng Feihe ay ang martial sect na inaasam-asam ng karamihan sa mga mandirigma sa 99 City of Dengzhou. Ang pinuno ng Feihe sect ay isang babae, at kapag tumatanggap ng mga disipulo, siya ay may posibilidad na maging babae, kaya mas maraming babaeng magsasaka kaysa sa mga lalaking magsasaka sa ilalim ng sekta. Dengzhou. Ang Feihe Mountain, na may magkakapatong na mga bundok at kahabaan ng libo-libong milya, ay napakayaman sa aura ng langit at lupa. Pagkatapos, ang buong bundok ng Feihe ay nasa saklaw ng Fei Shaman. Sa pasukan ng Fei Shaman, daan-daang kabataang lalaki at babae ang nakapila, naghihintay na magparehistro. Kawakas ay nakarating din dito ang tatlo ni Lu Chen at ang iba pa. Ang daming tao. Sa pagtingin sa mahabang pila ng mga tao, hindi maiwasang magtanong ni Warner. 99 cities in Dengzhou. Each city admits 3 people, almost 300 people, and all of them are starting today. Siyempre maraming tao. Tagot ni Lu Chen. Bumaba ang tatlo sa kanilang mga kabayo, sumunod sa likod ng dragon at pumila. Hindi nagtagal, may dumating na naman. Isa itong binata, nakasuot ng matingkad na damit, nakasuot ng ginto at pilak, naglalakad na nakataas ang butas ng ilong, sa isang sulyap ay makikita siyang playboy. Hindi rin siya pumila, at dir-diretsyong naglakad. Nang madeanan niya si Warner, bigla siyang huminto at tinitigan si Warner ng buto-buto ang mga mata, na parabang nakakita siya ng biktima.